Monstars na ikwento ni Abigail Rait ang naging relasyon nila ni Francis M. Kasunod ito ng ibinibenta niyang jersey ni Master Rapper. May kasama pa yung picture at note kung saan nag-profess ng kanyang pagmamahal si Francis M. At dito na rin niya ipinakilala ang 15-year-old daughter na si Cheska. Si Francis din daw mismo ang nagpangalan sa anak. Depensa naman ni Abigail na una nang lumutang ang pangalan na pumanaw ang Master Rapper, matagal siyang nanahimik. Pero karapatan naman daw niya na magawang ipakilala ang kanilang anak. At ang ending, nabili ang memorabilia item sa halagang 500,000 pesos. At sa puntong ito, magkakausap natin si Boss Toyo ng Pinoy Pawn Stars. Magandang tanghali sa iyo, Boss Toyo. Salamat sa oras. Magandang tanghali din po, Ma'am Cheryl. Ma'am Cheryl Cosim. Hello. Okay lamang po. Okay, trending ka ngayon. Trending ang iyong episode. Sila po yun. Itong vlog mo. Itong huling vlog mo. Kwentuhan mo nga kami, paano ba? Curious din kami, paano ba ginagawa yung vlog mo? Kasi dun sa simula ng vlog mo, dumating, hindi mo sila kilala. So, was it really raw ba talaga ito? Hindi mo ba talaga kilala kung sino yung makakaharap mo for that particular episode? Yes, ma'am. Sinasala po siya sa page namin. So, lahat po ng mga nagpupunta doon, they go directly dun sa secretary namin. Then, ina-approve ko, tinatanong ko lang po yung item. Hindi ko po tinatanong kung saan galing or what. At pati yung price, wala din po. So, pag nag-go signal ako, pupunta sila doon. Tapos, tsaka lang po ako pupunta ng shop. Kasi hindi po ako lagi nasa shop. So, talagang, dire-diretso lang po yung flow ng show. Mm-hmm. So, you want it really raw? Yung talagang para... Yes, ma'am. Oo. So, noong nakita mo na yung item, Francis, di ba? Francis M, pirma niya. So, paano na? Kasi ba't may love you? So, I thought it was just a fan. Oo. Yes. At doon na nagsimula yung kwento. Opo. So, doon mo lang sila talaga nakilala? Si Abigail? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bale, nashoot ko po siya last Friday. Tapos, kahapon ko lang po siya na-upload. Oho. And, in-expect mo ba yon? Ano yung naging reaction mo? Kahit, nabigla ka rin ba, na-surprise ka rin ba, katulad ng mga nanonood ngayon dun sa episode na ito? Yes, ma'am. Kasi hindi ko rin po alam. Wala pa akong idea na merong ganon. Kasi idol natin si Sir Francis. So, nagulat po tayo. Pero, sa akin, okay lang naman yan kasi meron talagang mga ganong pangyayari na hindi natin maasahan. So, pero nagulat talaga. It's a big revelation actually yung nangyari. At actually, inisip ko pa nga kung talagang i-upload ko siya or what eh. Mm. So, nag-decide na lang din ako na i-upload. Aha. Bakit? Bakit ka nagdalawang isip kung i-upload mo or hindi? Siyempre ma'am, because of the other side then, the story. Meron ka bang kilala sa pamilya, yung sa original family ni Francis M? Alam ko lang po ma'am, yung nabili ko po kasi yung isang polo na nag-viral din last year. This year. Kasi ma'am, ako din nakabili nung isa na polo na through auction. Ako po yung nanalo, yung baksakan polo na nabili ko. Tapos doon ko po na-meet. Sino ang na-meet mo? Si Pia? Ma'am Pia po. Si Pia. And after noon, wala lang, casual meeting. Tapos hindi na kayo nagkaroon ng pagkakataon na mas maging magkilala or naging magkaibigan. Yes, ma'am. Sobrang busy po, ma'am eh. Yes, oo. Po. So hindi mo rin naman masasabing talagang kaibigan mo sila? Yes ma'am, mga idol lang po natin sila. Siyempre ma'am, iba naman po sila. Kumbaga tayo, ano lang naman po tayo eh. Influencer, gano'n. So, sila ma'am, siyempre mga artista sila. So, mga idol natin sila. Are you really a big fan of Francis M?
Yes, ma'am. I grew up watching and idolizing Sir Francis. Hmm. At kaya ganun din kalaki ang bili mo sa kanyang mga ano, sa yung kagaya yung sa polo. Magkano mo nabili yun? 620 po. Oo. Worth it ba? Nabayaran ng 620,000 yun? Actually, ma'am, may bumibili na. Kasi ma'am, very optimistic talaga ako. Mahilig ako sumugal sa mga bagay-bagay kasi inisip ko yung future. So kung medyo ngayon, maikpit ang sinturon dahil bumibili ako ng mga ganyang bagay, ang perspective ko kasi in the near future, magkakaroon talaga siya ng price. So di magtsaga na muna ngayon, sooner or later, mabibili din naman yon. Kasi nga, yun talaga yung purpose ng shop ko is ma-preserve natin yung mga gamit ng mga sikat. Mm-hmm. Yun talaga, ma'am, yung ano ng Pinoy Pawn Star eh. Mm-hmm. And itong jersey... Ma'am, wait lang po. Patay nyo. Yun. Yes po. At itong jersey na nabili mo ay worth, tama ba? 500. 500,000. Yes, ma'am. Kasi wala ka nang makukuwang ganun. Sa paniniwala ko po, siguro yun na yung one and only na may signature, letter, dedication note. At wala na siguro pang maglalabas ng ganon. So it will be one of one for me. So sa tingin ko, ma'am, in the near future, meron din siyang bibili. Kasi dati, ma'am, meron na rin bumibili ng polo. Actually, dapat tutubo na ako, magdo-double na sana or lampas doble pa yung price. Uh-huh. Pero hindi ko po binenta. Kasi sabi ko nga, it will... sa akin, ma'am, ngayon hindi ko pa talaga siya balak magbenta. Uh-huh. So it depends on my sons, yung magmamana lahat po nung... legacy ng store, sila na po bahala in the near future kung ano pong gagawin nila dun sa mga nakokolekta ko po. Eh lalo na itong kabibili mo lamang na jersey na 500,000. Yes, baka mas magiging mahal pa ito kumpara dun sa una mong nabili. Yes, ma'am. I hope so. Sana po, para hindi ako magkamali kasi pinapagalitan na ako ng asawa ko. Uh-huh. Nauubos na yung puna namin. Oo. Pero habang sinasabi sa iyo yung kwento, nandun ba yung pagdududa, pagdadalawang isip na, teka? Di po eh, kamukha kasi. Ano ulit? Go ahead. Kamukha po. Yung anak, yung 15-year-old. Yes, tapos may pictures. So may dala si... Kasi never ako nag-doubt na may pupunta sa store ko kasi alam naman nila, ma'am, na nasa social media para gumawa ng story. Unless ordinary, meron mamang ako na-encounter mga ordinary persons, mga pwede silang gumawa ng istorya sa mga dala nila. Pero ma'am, yung sa tingin ko, ma'am, na may involved na mga nasa celebrity status at mga famous, imposible, ma'am, nasirain po nila yung pangalan nila sa mga ganung halaga lang ng bagay. So doon pa lang naniniwala na ako na it's for real. Then pinakita naman yung mga supporting pictures, mga ganon. So naniniwala po talaga ako. Habang naririnig mo yung kanyang kwento, kasi tanong ka rin ng tanong, na-curious kayo rin, at nakuha nyo, nabuo nyo yung kwento, what was going on in your mind? Paano yung reaction mo? Actually, ma'am, hindi ko na inisip eh. Nagulat na lang, ma'am, ako kasi natuwa kasi talaga ako kasi magkakaroon ako ng ganong item. It's more of the item. More on the business side talaga, ma'am, ako eh. More than the story behind it. I don't meddle, ma'am, with some issues. Yes, yung story, kumbaga sabi ko, it's a great find for me. So yun yung iniisip ko po eh. Yung mga issue, yung mga chismis, hindi yun talaga yung purpose ko dun sa shop eh. Nagkataon lang po na dun na-reveal. At yun nga po, eh karapatan din po kasi ma'am nung nagpunta sa akin na ipalabas. So, hindi ko po maindihan din na hindi rin po ipalabas. So, kaya nag-decide ako na ilabas na rin po siya. Kasi tsaka rin po, nabili nga din po namin. So, kailangan po na merong katibayan na talagang si Sir Francis yung polo. So, kung wala po yung story, sayang po yung pera. After noong recording, after the vlog, mayroon pa ba kayong pagkakataon na nakapag-usap? Meron din bang punto na, teka, parang wag nyo na huyatang ilabas? Or kita mo, ramdam mo na buo yung loob at talagang anuman, i-ere mo man yan or hindi, walang panghihinayang
yung mag-ina na pumunta sa'yo at inilahad nila yung buong kwento? Wala po eh. Wala po, ma'am. And si baby girl, yung tinawag ko na baby girl, so yun na ito yung magiging tawag niya, si baby girl Francesca, kasi ma'am, mag-artista din siya. So sooner or later din kasi talaga, it will come out. She's grooming na to be an artist eh. Or celebrity, maging artista and singer, ganon. So, that yun din yung nag-decide sa akin na ipalabas ko na siya. Kasi kung hindi man siya sa akin lalabas, it will come out ngayong buwan din. So, kasi nga ginugroom siya for something artist na ganon. So, kaya sabi ko, ma'am, siguro kailangan ko na rin talaga i-upload. Sabi mo ay ginugroom na siya. Sorry, I haven't really watched the entire vlog ano na in-upload mo. At doon ba napag-usapan na yun nga magiging ano she will join the show business? Dati pa daw, ma'am, dati pa kaso hindi pa siya na-recognize. Pero marami na sa Cavite, ma'am, kilala na naman siya. So at actually, hindi lang talaga sa social media. Hindi lang siya ganun kakilala pa sa social media, but definitely, marami na rin nakakalam. At kilala so, siya as the daughter yes, of... Yes, show lang talaga. Kasi ma'am, if you check her Facebook, may kita niyo doon talaga po na pinapakilala siya as daughter of the late Sir Francis sa mga gigs niya. So, hindi lang po talaga siya naging widespread like yung nangyari doon sa vlog ko. Kasi sa vlog ko marami po nanonood. So, yun po yung naging, kaya parang nagsumambulat na lang po talaga yung issue about dun kay baby girl. At bakit daw nila dinala sa'yo yung jersey na yon? Ma'am, gusto talaga nila i-preserve yung gamit. Actually, ma'am, siguro baka hindi sila maniwala, pero mostly na nagdadala sa amin, ang piti mga artista, they really find find my shop na talagang the right place for their memorabilia or kung ano man yung pwede nilang i-display dun sa shop for the future na magkaroon ako ng museum pala rin na makagawa nga ng kahit mini museum na there would be a place for yung mga fans, followers ng mga sikat na artista before and present at the same time with mga influencer din ngayon at artists. So talagang nakita po nila na yung my shop, ma'am, is the right place for those items kasi yun yung trend eh. So gusto na talaga na mapangalagaan. So katulad kasi na sinasabi ko talaga, actually, I'm not open naman for selling those kind of mga things kasi ang hirap kunin yan eh. Diba? So nagbebenta din naman po ako ng mga iba na marami. Kunyari kung madami talaga mga binibentang gano'n, yan, binabuy and sell ko rin. Pero kung yung mga one of one items, talagang hindi ko po talaga siya binibenta at pinapahalagahan. So siguro nakita din lang po talaga nila na ganun yung objective ko when it comes to mga gamit ng artista, gamit ng sikat, gamit ng celebrity, whatever time, whatever, kung anong panahon man sila sumikat. So ayun po. So more of pag-preserve kahit na kumita sila? Yes, yun po. Hindi yung tipong dahil may the story pero behind it is kasi sa price kailangan na binigay ko actually, it was low pa eh. Kasi kilala naman talaga ako na barat. So, I don't know kung bakit barat. Pero kasi, I'm the only one lang naman na bibili siguro ng ganong klase ng memorabilia as of now. So, kaya talaga man, pag mga ganon, ako po talaga yung pinupuntahan nila. There's no one else naman, ma'am, na siguro nalalapitan to buy, to sell those kinds of things or memorabilia. So sa akin lang po. So siguro naisip ko rin na talagang kaya nila dinala sa akin kasi talaga is dahil nga ako lang din po yung mapagdadalan talaga ng gamit na yon and walang iba. Nasabi ba or umabot ba dun sa punto na maliban doon sa dinadalan nila sa'yo dahil mga maaalagaan mo ay dahil may pangangailangan? Ay, wala naman po. Wala pong chismis na mga nasabi po yung si Mama Abigail at si Baby Girl. Talagang binenta lang nila. Pero they do expect na magiging kakalat
baka mabash. Sinabi ko rin po kasi, ma'am, okay lang ba? Kasi ma'am, ako nga, actually, nag-expect ako na mababash sila. So sabi ko, ma'am, be prepared. And sabi nila, natatakot nga din sila, na parang they're worried. Pero sabi nila, nandun na daw kasi. So, tsaka, pero ma'am, there, meron din naman po talaga na sinabi dahil din, malaking tulong din talaga po yung pinagbilhan, pinagbentahan ng gamit for baby girl. Kasi for her studies and for yung mga future na gagawin po nung bata. So doon po talaga ilalaan ni Ma'am Abigail. Naramdaman mo ba na ginamit din or nagamit, or no, na, the word, ano bang mas tamang word na naging venue din yung iyong vlog para rin mas talagang malaman ng publiko na ma-recognize na siya ay anak ni Francis M. Honestly, ma'am, wala akong ganung gut feeling sa kanila eh. Mabait sila. Tapos, well-mannered. Educated din. Wala kaming sa video, ma'am. Wala naman po kaming mga tanungan ng mga chismisan or something na mag-worst yung mga topic. Talagang nandun lang po kami kung ano po yung binibenta. Yun lang po kasi talaga. Yun lang po yung purpose talaga ng show ko. At wala rin ibang questions. Wala rin naman silang ibang kinuwento. Bukod dun lang po. At hindi rin naman po kasi ako nagtanong. At ngayon ay umabot na sa mahigit 1 million yung views, ano? Boss Toyo, ano, kamusta yung mga... Sa YouTube, sa Facebook po ata, parang 15 million views na. 15 million na. So magkaiba pa yun. Nasa YouTube kasi ako nakatingin ngayon, 15 million sa Facebook. Kamusta yung mga comments? Nagbabasa ka ba? Nababash ka ba? Actually, ma'am, nagulat talaga ako. It was really surprisingly na hindi siya nabash. Nabash konti lang po. Kasi na-expect ko na, sabi ko, ma'am, be ready po, baka po kasi mabash kayo. Sabi niya, sige, nandyan na yan, wala na tayong magagawa dyan. Pumunta kami sa'yo na ready na kami na baka nga mabash, PTC baby girl. O sabi ko, tapos unexpectedly, nag-upload, natanggap ng tao. Siguro ma'am, siguro time na lang po yung nagdala na na-heal, siguro. At siguro, tinanggap na din po ng tao. At syempre, kahit naman po ako, idol ko Sir Francis, natanggap ko, hindi ko siya, wala ako sa isip ko na parang hindi ko na siya idol dahil doon. Hindi, kasi alam ko naman na tao lang si Sir Francis, may mga pagkakataon na gano'n. So lahat naman po, maaaring may mga pagkakamali. Diba? So nagulat ako at masaya dahil medyo mas maganda yung nangyari. Mayroon ka bang mensahe? Kasi kanina, pang huli na lamang, sabi mo kanina, nagdalawang isip ka kung i-upload mo or not because also inisip mo rin yung pamilya ni yes, Francis po. Sarin M. Po yun. Actually, I texted din po Ma'am Pia. Okay. I informed her that naka-schedule po yung upload ng 8 a.m. tomorrow, yesterday. So, I didn't bother to call kasi nakakaya. Kasi nahiya din po ako. Kasi syempre po, I met Ma'am Pia. She was kind. Tinanggap din niya po ako nung pinili ko yung polo. So, it was really hard for me. Actually, it takes me 100 times before I really decided to upload it. Kasi alam ko na it will really spread like wildfire. Kasi the issue, pero tinignan ko rin kasi there was an issue sa Google, meron sa mga, that was way back 2009. So sabi ko, kung hindi ko to i-upload, darating din kasi for sure, kasi mag-artist na nga si, nag-artista na talaga si baby girl. So sabi ko, darating din yung punto na malalaman din ng tao. So I will take the risk for my show. Kaya I decided to pull it off at in-upload ko kahapon ng 8 a.m. At Boss Toyo, sabi mo nga, tinext mo si Pia, ano ang kanyang naging tugon? Ay, wala po. I don't know kung na-read niya po or nabasa. Katulad nga po na sinabi ko, I didn't bother to call kasi nahiya po ako. Sana tatawagan ko pero kasi nahiya talaga ako. And yun. Siguro ano ang gusto mong mapaabot ng mensahe sa kanila?
Ma'am, sa tingin ko, wala po kasi. Wala po ako sa katayuan para po magbigay ng mensahe for both parties eh. Kasi yung show ko lang po talaga is dinala lang ng gamit. Then ako lang po, binili ko lang siya kasi I really find it na parang in the near future, it would be a very precious thing na talagang pag-iingatan. Mm-hmm. So, kung ano man po yung issue around dun sa gamit is ayoko po magsalta kasi hindi ko po talaga siya saklaw eh. Wala po talaga akong masasabi po doon eh. Kasi ako doon lang ako sa gamit na isip ko na malaking bagay to na in the near future alam ko, kikita ko. Yun po yung nasa isip ko eh. Kasi yun po talaga yung purpose ng show. Alright, maraming salamat sa oras mo ha, Boss Toyo, na yes. I'm sure mas dumami pa ang followers mo because of that episode. Yes ma'am, episode. Makapunta po kayo dyan, meron po kayong mga gamit dyan na pwede nyo pong ibenta sa amin. Dali nyo lang po, marami na po, may nagbenta na rin po sa amin sila Ma'am Julius Babao, sila Ma'am Tintin Bersola. Yes, yes, nakita ko yun. Baka po meron po kayo dyan ang mga tinatago nyo po or baka po meron din po kayo na anak, pwede nyo rin po sa amin, dali. Kahit anong gamit ba pwede? Kahit sino o kahit anong gamit ba pwede sa'yo? Basta po, merong insignificant na story na nakita sa isang sikat na palabas or natandaan ng tao, may value yun. Kasi pinaghirapan po yan ng bawat isa. Kunyari, kayo po ma'am, matagal na po kayo sa news anchor. Kumbaga, meron kayo something na isang pinalabas, suot nyo yung damit na yon at sobrang naging controversial siya. So may ambag po kayo doon. So pwede po yung bilhin. So yun po yung ginagawa talaga ng show. I value yung pinaghirapan ng mga celebrity, artist, lahat po. Kasi sa Amerika, sa US, yes. Sa iba, may halaga eh. Diba po tayo, namimili po tayo ng mga gamit nila. Why? Dito sa Pinas, hindi natin siya pahalagahan. So binibigyan ko ng value lahat ng mga naghirap para marating kung ano po yung meron sila ngayon at nung nakaraan nila. So yun po. Sana mas mahaba ang ating oras. Marami pa tayong pwedeng pagkwentuhan. But thank you, Boss Toyo ng Pinoy Pawn Stars. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.